nababalagan. Marami na ang mga kwentong narinig natin. Pero, totoo nga ba sila? Sa tingin mo ba, andyan pa sila hanggang ngayon? Kahit na nasa modernong panahon na tayo, maniniwala ka pa din ba sa kanila? Yan ang mga katanungan na naririnig ko sa aking pinsan na hindi ko masagot noon. Ang mga tanong na iyon ay nasagot ko nung ako'y nagbakasyon sa probinsya. Year 2002, summer noon. At kaming mga gumraduate ay nagplano para sa paparating na summer. E ako naman, may pagka-introvert kaya pass ako sa mga ganyang bagay. Mahilig akong mapag-isa at may mga ilan din akong kaibigan pero iilan lang sila at hindi marami katulad ng sa ibang magbabarkada. Ako ay mayroong malapit na kaibigan. Medyo nerd ang taong ito. At sa buong school year namin sa eskwelahan, kami ang palaging magkakasama. Kami din ang nangunguna sa klase. At kami din ang palaging may mataas na grado. Pag-aaral kasi ang focus namin noon. Yung kaibigan kong ito ay mayroong rest house sa isang probinsya ng Mindanao. Pinamana sa kanya ng kanyang ama ang rest house na yun. Bago pumanaw ang kanyang ama, hinati-hati sa kanilang magkakapatid ang mga lupain na pagmamay-ari nila. Pero ang nahati sa kanya ay yung nasa liblib na lugar, tahimik at walang gaanong pamamahay sa paligid. Sinadya talaga ng kanyang ama na ang rest house talaga ang ibigay sa kanya. Mahilig kasi ang kaibigan kong ito sa tahimik na lugar at mahilig din siyang mapag-isa katulad ko. Noong summer na iyon, niyaya din kami ng ilan naming mga kaklase para magbakasyon, kasama na ang hiking at camping. Pero kaming dalawa ng kaibigan kong si Ronron ay mayroon ng plano. At ang plano ay ang magbakasyon sa rest house na pinamana sa kanya. Kaya tumanggi kami sa mga alok ng iba naming kaklase. Kaming dalawa ni Ronron ay pumunta sa rest house niya. Pinayagan naman ako ni Mama at Papa dahil alam nilang mapagkakatiwalaan si Ronron. At nakita din nila ang ugali ni Ronron sa tuwing pupunta kami ng bahay. Unang linggo ng April, lumuwas kami ng syudad papuntang probinsya. Mga 5 oras din ang biyahe namin papunta doon. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng caretaker ng rest house niya na si Manong Lando. At siyang makakasama namin sa rest house. Sa babaan pa lang ng probinsya, nakahanda na ang masasakyan naming tricycle at si Manong Lando ang magdadrive. Ang lugar ng rest house ni Ronron ay nasa masukal na bahagi ng lugar, yung nasa liblib na lugar. Kumbaga, tago ang rest house ni Ronron. Bago kami makarating sa lugar nila Ronron, may isang baryo pa kaming madadaanan. At alam nyo, ang sabi sa amin ni Manong Lando bago pa namin madaanan ang baryo na yon, "Mga iyo, huwag kayong tumingin sa mga taong madadaanan natin. Baka makausog kayo." Kami ni Ronron ay alam namin ang ibig sabihin ng usog. Usually, yung usog ay nakukuha sa mga taong may malakas na tapang. Mahilig din kasi kami ni Ronron mag-research tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na tungkol sa mga kababalagan. At hanggang ngayon, kabisado ko pa ang mga uri ng aswang. Noong malapit na kami sa baryo na tinutukoy ko, sabi ni Mano, "Tumingin lang kayo sa ibaba. Huwag kayong titingin sa mga mata nila." Sabi ni Manong sa amin. E kami naman ni Ronron, sumunod na lang kami sa sinabi ni Manong. Wala kasi kaming alam kung ano ang nasa lugar na yon. Noong nakalampas na kami sa baryo, may narinig kaming sigaw ng isang matandang babae. Ang pangit ng tono ng pagkakasigaw niya ng
May bisita. Yun bang atat? Na bago lang nakakita ng dayo. Parang ganun yung sigaw niya noong nakalampas na kami ng baryo na yon. Noong nakarating na kami sa rest house ni Ronron, syempre, humiga agad kami at nagpahinga nang dahil sa pagod. Habang si Manong Lando naman ay naghanda ng aming makakain. Ilang minuto ang lumipas, kumain kami ni Ronron at nag-open topic si Manong Lando sa amin. Sabi niya, alam kong hindi kayo pamilyar sa lugar na to. At ikaw po, Ronron, alam mong tumanda lang ako dito sa kaka-caretaker sa rest house ng papa nyo. At siguro mga 3 beses ka lang nakapunta dito. Kaya hindi mo alam ang mga nangyayari sa lugar na to. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manong Lando? Ano po ang gusto niyong sabihin sa amin? Heto ah. Mas mabuting sabihin ko na lang sa inyo ng maaga pa. Yung nadaanan nating baryo kanina ay ang baryo ng mga mangkukulam at aswang. Nakakatawa at nakakahiya na itong sabihin pero... Ah, hindi Manong. Okay lang po. Naniniwala din naman kami ni Ronron sa mga ganyang kwento. At nirerespeto ko ang paniniwala nyo. Diba Ron? Oo Manong, sa katunayan. Marami kaming nasagap na impormasyon tungkol sa mga mangkukulam at aswang at kung saan sila nagmula. Eh kung ganun, total naniniwala din naman kayo sa kanila. Sabihin ko na lang ang mangyayari mamaya. Alam nyo kasi, sa tuwing may dayo dito sa lugar namin, palagi nila itong binibisita, inuusog at pinagtitripan. Kaya mamaya, alam nyo na ang mangyayari. Ang bangis pala dito, Manong. Bakit kaya nila ginagawa yan? Ah, ganun talaga sila. At bata pa lang ako ay tanyag na sila dito at ang mga gawain nila. Mabuti nga at namatay na ang pinakamatanda sa kanila. Mabangis kasi yun. At siya palagi ang umatake sa mga dayo. Sabi ni Manong sa akin, habang nagkukwento si Manong Lando, nakikita ko talaga ang sincerity sa kanyang mga pananalita at mga mata. Yun bang maniniwala ka talaga sa mga sinasabi niya? Hindi naman siguro gagawa ng kwento si Manong kasi anak ng boss niya ang nasa harap niya. Pagkatapos namin kumain ay lumabas muna si Manong at umalis. Sabi niya, may kukunin lang daw siya sa bahay niya na hindi naman ganun kalayo mula sa rest house. Pagbalik ni Manong, mayroon siyang dalang lumang luma na latigo. At nung malaman namin, buntot pala iyon ng pagi. Mayroon din siyang dalang 2 langis at 1 binsol ng pagi. Yung binsol ng pagi ay yung parang matigas na bahagi ng buntot. Napakatalim nito. Kumbaga, yung bahagi na ito ay yung buto na ng buntot. Noong sumapit ng takip silim, sinarado na namin ang mga bintana at pinto ng bahay. Kasi alam din namin ang paparating na magaganap pag pumatak na ang gabi. Yung rest house nila Ronron ay gawa sa mahogany na kahoy. Kaya masasabi kong antik tignan ang bahay. At hindi din doon kayang pasukin ng kuryente ang rest house. Kaya mayroon kaming dalang di-battery na electric fan at ilaw. Noong mga bandang 8 p.m, kakatapos lang namin maghapunan at binigay kay Ronron ang 1 langis at pumasok kami sa aming silid. Habang si Manong Lando naman ay sa sala lang matutulog. Habang palalim ng palalim ang gabi, ganun din ang takot ko. Yun bang parang suspense na makikita mo lang sa mga pelikula? Mga bandang 11 p.m, doon na nagsimula ang lahat. Narinig namin ang mahinang pagkatok ni Manong Lando sa pinto ng kwarto namin ni Ronron. Dahan-dahan din naming binuksan ang kwarto at lumabas kami sa sala. Tumingin kami kay Manong Lando at sumenya siya ng paturo sa bubong at matik na para sa amin ni Ronron na andyan na sila sa paligid.
Kaya ang ginawa namin noong sandaling iyon, umupo kaming tatlo sa sala. Inilagay namin ang mga langis sa lamesa at tinignan itong bumubula. Ang pangit na tunog ng paligid noong sandaling iyon, nakakairita at nakakatakot. Sari-sari ang naririnig namin tunog. Tunog ng biik, tunog ng aso, tunog ng pusa at tunog ng uwak. Ang mga tunog na ito ay sabay-sabay naming naririnig noong sandaling iyon. Wala namang nag-aalagang mga hayop sa paligid ng bahay. At saka, malayo ang pamamahay sa rest house ni Ronron. Maya-maya lang, isang malakas na kalabog ang narinig namin. Tapos mga yabag na paikot-ikot lang sa bubong ng rest house. Kami ni Ronron noong sandaling iyon ay takot na. Habang si Manong Lando ay chill na chill lang habang umiinom ng whiskey, mayroong terrace ang bahay nila Ronron na nakasentro sa sala na kung saan kami umuupo. At sa terrace na yon, may inilagay si Manong Lando na lampara na battery ang nagpapagana. Noong nakarinig kami ng mga yabag mula sa terrace, dahan-dahang tumayo si Manong Lando at napagtanto namin ni Ronron na mayroong battery pala sa loob ng sala na konektado sa lampara sa terrace. Noong nandyan na ang mga yabag sa harap ng pinto, doon na pinaandar ni Manong Lando ang switch at nailawan niya ang nilalang na yon. At kitang-kita sa loob ang anino ng tatlong tao na mabilis na nag-ibang anyo bilang isang pusa. Nakikita namin sa loob ang anino nila dahil yung bintana nila Ronron sa terrace ay yung gawa sa mga shell. Yun bang manipis na shell? Sabi ni Manong Lando noong sandaling iyon, "Kilala ko kayong lahat at alam ko kung nasaan ang baryo nyo. Anak ng amo nyo ang nasa loob dito, kaya huwag kayong babalik." Nagulat kami sa sinabi ni Manong Lando noong sandaling iyon at hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa ni Ronron. Tinanong namin agad siya. Sabi ko, "Manong, anong ibig mong sabihin na anak ng amo?" Ang sagot naman ni Manong, "Noon kasi, mayroong palayan at tubuhan ang papa ni Ronron dito at sila mga trabador ng palayan at tubuhan. Bata pa kasi noon si Ronron, kaya hindi nila namukaan ngayon." "Ah, ganun ba Manong? Kaya pala biglang nawala ang pagpaparamdam nila at ang mga tunog ay wala na." "Oo, napakabait kasi noon ang papa ni Ronron. Bago nga ibenta ang palayan at tubuhan noon, tinirhan pa sila ng lupain para mayroon silang matitirhan. Alam po ba ng papa ni Ronron ang lahi nila?" "Hindi iyo. Tinago ko ito sa papa ni Ronron para maging tahimik ang lahat. Pero naging mabuti naman ang resulta," sabi ni Manong Lando sa amin. Naliwanagan kami ni Ronron noong gabing iyon at nakatulog din kami ng mahimbing. Kinaumagahan, paggising namin ni Ronron, may dalawang matandang babayang nasa labas ng rest house at ang hinahanap ay si Ronron. Sabi ng isang matandang babae, "Ang laki mo na iyo. Matagal na panahon na ang lumipas nung huling kita ko sa iyo," sabi ng matanda. Pagkatapos ng kamustahan at pintuan at nung nakaalis na mga matatanda, sabi ni Manong Lando, "Sila yung mga namubulabog kagabi. Mabuti na lang at nirerespeto yung papa mo dito at mabait siyang tao," sabi ni Manong Lando kay Ronron. Kaya simula noong araw na yon, tinandaan ko na may mga nilalang talaga sa paligid natin na totoo kahit sabihin pa nating gawa-gawa lang ito o katang-isip lamang. Salamat po sa pagkikinig nyo. Ako po si Lando. Lando din kasi ang pangalan ko. Lando ng Mindanao.